kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Na, ang basic salary ko po is 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala ang, sa minimum ang, yan. Yes, sir. Yun at po ang kinikita ng Pagcorp, billiones. Tapos, yun. Below minimum, talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun, 10,500? Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang Pagcorp. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong... Ito yung concern ko po sa take-home pay. Mat, yung take-home pay ko kasi... yun nga ho, doble... Kahit masabihin natin sa tatari mo ng benefits, health benefits and all, pero pagdating, pag-uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan. Kulang po yun. Mr. Chen. Sa dalawang, sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chen, ang sabi ko nga ho, doble yun. Because of that release doon sa Provident. Magkano po tina, magkano take-home pay niyo po? Sir, ulan po muna. Magkano po yung regular? Ano po magsasabi? Kasi matagal na po ako sa Pagcorp. Since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandi po sir, 15,500 lang sweldo niya at ilang taon na kayo sa Pagcorp? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, that dahil 37 years na siya sa Pagcorp, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was way the way it was structured by previous administrations na... Well, then, baguhin na natin itong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, as because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, dun po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas, nung pichat sa Pagco, nagsiyaman na naging billionaire na, alam niyo naman yan eh, samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 karaban na bodyguards, bakit magbabodyguard pag karami-rami, takot ba siya na, ano? Dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, bariya-bariya ang kinikita. O naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees sa Pagcorp na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700, you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years, 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, mayroong batas. Well, I'd like to see that law and revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol po sa sinasabi niyan si PCS na ginagawa sa ngayon, since nanggalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October, pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ang CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS, authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng Pagcorp para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Salvosa? Hindi ho totoo, dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Oh, kung minamadali, sana wala na siya dito kayo. Hindi sila magreklamo. Actually, ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng Pagcorp. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble ng Pagcorp? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros, ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na okay, nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po na ni Attorney Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukompleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po.
Attorney Salvosa. Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it, you know, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sa sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, mas malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi the, before the GCG. Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa pagkor lang na ano yan? Noon po kasi ang before. No, ang tanongin ko, wala sa batas. Your Honor, so, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor. No, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Noon po sa charter ng pagkor, may nakalagay pong provision that personnel policies of pagkor shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo, kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard, industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. So baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinulang dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipa-out niya ito. Tumatagapag-comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. No, mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayuin mga to pagkatagapag-call. Mag-out. Taking. Can you please all stand up from people from Pagkor? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Yeah. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang. Kaya nga, magkano yung kanilang allowed per meeting? Balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. Message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo, pag walang board meeting, wala silang sweldo? Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive and na annual lang po. Pero subject po sa approval pa din po ng GCG. I know. Pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think... yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So, 1 million. If we are... No, annually, para sa kanya tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakatanggap. Ay, depende po kung mamimit po namin yung required. Of course, mamimit yun dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% no, i-divide nyo nga yung 1 million ng aming performance 12. Po. Ha? Subject to GCG approval po siya. Kita mo, lumilito na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakanda ko ba? Araw-araw, nandun sa pagkor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa rin. Mr. Chairman, per meeting meron pa. Sila. Kaya nga, magkano per meeting? O ngayon, malalapas yung kabalastogan nyo dyan sa pagkor. Hindi, meron yun. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions, because of them. Without them, wala yun. Kayo.
Di ba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. I'm sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo-kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo-kayo sabihin, ikaw 1 million performance rating, ikaw 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo-kayo lang dyan eh. Pag nagme-meeting kayo, wala naman, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radio ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Nainig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lukuhan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? Oh, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-uusapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla, magkano ang... So okay na tayo doon average daw, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, naka-taking ka. Mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, meron bilang finance... amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay, kukunin ko po yung data po. So gusto ko magkano yung natatanggap average per ilan bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Eto na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako, hulaan lang to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. E kayo pa kaya. E sa mga SSS, hindi lang. 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa pagkul, mas malaki kasi sugal kayo eh, pera kayo eh. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Hindi, four times a month. Twice a week sa week. Kaya... Twice a week? Opo. So 8 times? Opo. Oh. Yun ang alam po namin. Oh, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times a week lang po talaga. Ha? Huh? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may exicom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa exicom, nandun yung mga board members? Yes po. Oh, twice a week? Hindi po kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Executive, meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, sir, if I may answer na po. 70 million. 79,000 plus benefits of 110. Okay. So, mamaya to si Chairman. So, ito, for every ex-com meeting po, 24,000 po yung gross na per time. 24. Pero in naman po, maximum... Ito, 24 per executive ex-com. Yes po, but... So, that's for 4 times, mamaya. So, in a month? 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. So, 48 in a month. Doon sa ex-com. Yes, doon sa board meeting... And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. Okay, sige. 80 plus 48? So, 128 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so, i-divide mo yan sa 12,
80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations. Na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, talika rito, pasok ka sa pagkor, pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan?